Ah, thank you dito. Gagamitin to araw-araw ter na sa ngipin ko. My now and forever, I have decided to have these utils as my gift to you. I can say that truly, a way to a man's heart is through his stomach. Ah, kaya pala, palamunin ako. Ano to? Hala! Ay, ano? Hala! JC, recruit mo na ako! Meron na ako camera. You deserve this gift. Let's capture every story of our tale. Giancarlo. Akala ko ba panghugas ng pinggan? Bon Jovi, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Giancarlo, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Of course, happy ako kasi ito yung dream namin ni Carlo. So finally, andito na tayo. Mangyayari na, no, yung pinapangarap ng bawat isa, most especially kami. Hindi ko alam. Masaya siguro, pero mixed emotion eh. Halo-halo eh. Hindi ko ano. Pero masaya naman na nandun na kami sa second stage ng pagiging adulting na yun nga, kasal, na legal. Matthew chapter 19, verse 6. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Naiiyak na ako. Sorry. Sana tuloy-tuloy na yung plano namin, lalo na sundun sa bahay, na mapaganda. Ayun lang naman, sana financial tsaka spiritual maging okay lahat. Isaiah chapter 60, verse 22. When the time is right, He will make it happen. Together. Sa totoo lang, ano eh, complicated yung relasyon namin dati kasi parang nayayabangan siya sa akin nung college. Then, akala niya, kasi medyo joker ako nung college, akala niya binibiro ko lang siya ng ligaw-ligaw. Nakita ko si Carlo as a responsible man that he will do his best. Masayahin, tapos feeling close lagi sa iba. Tsaka pa matapang. Kaya lagi kong dinadala niya sa Gilmore dati pag bibili ng computer. Siya yung nag-ano eh. Siya yung nagtatanong kasi mahihain akong tao eh. Parang something is with Carlo na hindi ko makikita sa ibang guy. Maybe he's not perfect. He's not so handsome. But he is a good person and that's the most important. Pag galit siya ano, inaayaan ko lang eh kasi baka magkatoyo din ako eh. Giancarlo at Bon Jovi, ngayon na tinanggap ninyo ang banal na sakramento ng kasal, ang habilin ko ay mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Dear Brad, as I thank God for giving me another year in life, I thank Him for sending me you. Indeed, you are the best gift I have ever received from above. Huwag kang kabahan, wala na sanang stress. Enjoy the moment mamaya, lalo na sa kasal, tsaka dun sa, ano, sa kainan. Enjoy lang natin yung moment na to. Then, ayun. See you mamaya. Today, together with the people we love most, I vow not to be a perfect but a good and responsible wife to you and to our future family. I will always be here for you no matter what. Brad, ito yung ano, yung araw na hinintay mo, hinintay ko rin. Ito na yung talagang gustong gusto ko na talaga magsama na tayo. Kahit dati pa alam mo naman na kahit magsawa na yung mukha,
mukha natin sa isa't isa. A relationship was not perfect and has never been so easy, full of challenges and trials. But God's love for us has been the reason why we are still here today, the day of His promise being fulfilled. Wala ako sa position ko ngayon kung wala ka. Hindi ko natatamasa yung, hindi naman siguro success, pero I mean, yung mga pangarap ko dati na pangarap lang na ngayon nagkatotoo na. Ayun lang, maraming salamat tsaka thank you for all your patience to me, even if sometimes I exceeded my limits. I love you, Brad. Promise ko is magiging mas mapasensyoso ko, intindihin kita kahit anong nangyari. Sabi nila ang pag-aasawa daw ay hindi parang kanin na pag sinubo mo. Parang pwede mo siyang ilawa. Sana walang magigusto at hindi natin nasabi, pero ano natin, pilitin natin na lumaban hanggang huli ng ating buhay. I pray that God will be the center of our relationship para maging matagumpay yung pagsasama natin, mas humaba. Mas lumawak yung pangunawa natin sa bawat isa kasi yun naman ang pinakamahalaga. Ayun lang. I love you.